Wala na, tapos sila dito. Oh, grabe to, talagang umayaw na sa kanila. 101% ang suporta nila sa mga Duterte at ang sa Marcos ay ayaw na talaga nila. Ayaw na nila na mabudol ulit. Grabe no, akalain mo yun, talagang siya pa talaga pala ang nagbibigay ng pulburon kaila ano, kaila Bangag. Grabe to, bistado na naman si Lagdameo. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin, grabe to. Kaya naman pala na todo putak yung mga ano, todo trabaho yung mga alagad ni Tambi. Dahil nga gusto nilang magpasikat. Gusto nilang maibalik sa kanila muli ang suporta ng Iglesia ni Cristo. At dahil ayaw na nga sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Dahil alam ng Iglesia ni Cristo na binudol lang sila ng Marcos administration. At ito, di ba, mapapansin natin, samot sari at may mga pinapakawalan sila ng mga convicted. Isa na dyan, si Kerwin Espinosa. At ito, si, ano ba to, Garem ba to? Oo, na may nahulihan daw ng script. Eh, nakikita naman ho natin talaga na yung mga crocodile dyan, yung mga crocs, eh, todo trabaho para masiraan lang ang mga Duterte. Dahil nangangamba na nga ho sila, dahil alam nila, eh halos lahat ho ngayon, eh puro po bataan ni Tambi at ni, ano, ni Haring Buaya yung mga tumatakbo ho ngayon. Kaya kailangan na kailangan nila ng suporta ng taong bayan at lalong-lalo na ng Iglesia ni Cristo. Eh paano nila makukuha yung suporta, eh ayaw na nga sa kanila. Kaya ngayon, nagkukumahog ang mga crocodile para siraan lang ang mga Duterte. Kaya nga, halos lahat tata ng napapanood nating balita ngayon ay kasiraan sa mga Duterte. Oo, hindi na nga. Eh, ngayon, may naisip na naman silang panibagong plano na gawing ano, gawing tawag dito, gawing testigo, ito si Kerwin at idiin ng mga Duterte. O, panibagong pakulo na naman. Pero sa ginagawa nilang yan, hindi naman nasisira ang mga Duterte. Mas lalo pang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte sa ginagawa nila. Eh sa totoo nga lang, eh, yung paninira nila sa mga Duterte, bumabalik lamang sa kanila. Eh lahat naman ng halos na pinaggagawa nila dyan, nakasiraan sa Duterte, sa kanila bumabalik. No, at yun, mga banateros, ha, bago natin ito simulan, eh, huwag nyo pong kalimutan na mag-like and share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking bagay po ng tulong na pag-like at pag-share na ibinibigay nyo at para din po mapanood ito ng iba pang mga kapwa natin Pilipino, dahil alam naman natin ng ibang mainstream media ay puro peki na ho ang mga binabalita. Oh, ngayon na eto, mapunta muna tayo dito kay nabangunahin natin yung kay Lagdameo. Ah, siguro yung pagpunta muna ng ni PRRD, ng dating pangulo, sa Iglesia ni Cristo. So ayan, no, mapapanood natin 'yan, ha. Oo, so ito, panoorin ho natin. Bumisita si dating Pangulong Rudy Duterte at si Senator Bongo sa Chief Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Sa kanilang pagbisita, binigyan ng halaga ni Tatay Digong ang matibay na ugnayan ng Iglesia ni Cristo at ng sambayanang Pilipino. Dahil sa kanilang dedikasyon at sa paglilingkod sa kapwa. At personal ding binati ni dating Pangulong Rudy Duterte si Ka Eduardo Manalo sa kanyang kaarawan ngayong Oktubre 31. Mapapansin din... Ah, ba dyan si Amy Mar? Why, ginagawa mo dyan, ha? Gulat kami dyan sa'yo, ha? What are you doing there? Ito na nandiyan na si... tignan niyo yung tayo ni Manalo. Nakaganon yun. Nag-ground sa kanya. Tin natin na nandito rin si Senator Amy Marcos.
Yun, no? Bumisita. Grabe, no? Kaya pala nagkukumahog sila ngayon. Oo, eh, balita ko nga. Ito, balita lang naman. Balita lang naman. Easy! Balita lang naman na parang ano, tawag dito, parang ayaw na nga, parang hindi na nga daw ata. Hindi daw susuportahan ng Iglesia ni Cristo ang mga kandidato na ipinopromote ng Marcos administration. Wala pa naman pong 100% na katotohanan yan. Pero medyo nararamdaman na rin siguro ng mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo yung kawalang kwenta ng gobyerno ngayon. Hindi naman mga tanga-tanga yung mga yan. Talagang isa yan sa mga pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas na alam nila kung ano tama at mali. Kaya nga siguro napag-isip-isip na rin nila na ano, na hindi na kailangan pang suportahan yung mga ipinopromote ni Marcos. Dahil kung sa kanya nga nabudol na yung iglesia, buboto pa ba ng mga kapartido niya? Hindi naman, hindi, eto, hindi ko naman sa minamasama, hindi ko naman sa pinapapangit yung imahe ng iglesia, no? Ay, eto lang naman yung nakikita ko lang. Kasi marami din ako kamag-anakan ng mga iglesia na talagang nagsasabi sila na ayaw na nga talaga nila sa administrasyong Marcos. Dahil unang-una, ang mga ano kasi, ang mga iglesia is tumitingin din sila eh. Halimbawa, tatakbo ka bilang presidente. Ano ba yan? Ibuboto ka ba namin? Titingnan namin kung maganda yung gagawin mo. Eh baka mamaya magnakaw ka lang ng magnakaw sa kaban ng bayan. Eh isa ho ang iglesia sa ayaw din ng ano, ng korupsyon. Kaya nga kung mapapansin nyo eh halos parehas lang din ng KOJC yan, na talagang kung pagandahan lang naman ng simbahan ay isa rin ng iglesia ni Cristo sa matalagang mapapansin nyo na tsaka ano, mga disiplinado ang mga member din ng mga yan, no? At siguro ayaw nga talaga din nila ng mga medyo, alam nyo na yun, yung mga magna. Ayaw rin nila ng mga bangag. Kasi wala naman akong ano na iglesia ni Cristo. Alam ko, bawal sa iglesia yun. Bawal nga sa iglesia uminom. Bawal manigarilyo. Eh, paano pa kaya ganun? Diba? Bawal sa kanila sugal. Diba? Lahat yun, bawal yun. Pero tapos, susuporta sila sa isang bangagers. Eh siguro, baka yun na yung pag-isip-isip nila. Samantalang, eto, mapunta na tayo. Iglesia ni Cristo may rest back kay BBM sa pagkadamay nila sa drug war. Country call kay Duterte. Ano damay ba ang iglesia? Sa ano? Dinadamay ng ano? Ng administrasyon yung iglesia, yari sila dyan. Yari sila dyan, naku po. Kung ang KOJC, napakahaba ng pasensya na pinagpasensyahan ng gusto ang administrasyon, dito sa iglesia, may paglalagyan sila dyan. Okay, play. Sa mali at nagkabuhol-buhol na script ng House Squad Committee hearing noong Biyernes, October 11, binanggit ni dating PCSO General Manager, retired Police Colonel Rohim Agarma, na mismo ang dating Pangulong Duterte daw ang nag-utos sa kanya na kunin ng isang PNP officer or operative na miyembro ng Iglesia ni Cristo upang pangunahan ang pagpapatupad ng Davao template sa war on drugs. Oo, yari kayo sa iglesia niyan. Oo, naku po, na dinadamay niyo sila. Naku po, yari kayo. Sino yung pulis na iglesia ni Cristo na bastonero sa AJK? Binunyag ni dating Philippine Charity Sweepstake Office. Office, PCSO General Manager, retired police call Royina Garma. Oo, na ano to, parang inutuun ako po, dinamay mong yari talaga. Ano, alam nyo na eh, na-excite ako sa ano, 2028 election. Hindi, sa totoo lang, na-excite talaga ako. Gusto kong magkaroon na ng 2028 election. Alalahanin nyo ha,
napaka laking bagay ng Iglesia ni Cristo, lalo't isa kang politiko. Alam naman natin na si Ninoy Aquino ay hinawakan din ng Iglesia yan. Sinuportahan ng Iglesia. Isa din siya nagpanalo sa kanya yun. Si Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, ganun din. Si Marcos, ganun din, at si BP Sara. So ngayon, kung darating yung 2028 presidential election at wala na sa partido or hindi susuportahan ng Iglesia ni Cristo yung magiging manok ng administrasyon, eh wala na, finish na. Alam na natin kung ano talaga. Tapos, eto pa, may KOJC pa. May KOJC pa, may Mindanao pa, may Bisaya pa, ay naku po. Hindi totoo yan, ha? Sige nga, ako, Tigaluson ako. Siguro sa 100% na buboto sa manok ni, or sabihin na natin, si Romualdez. Iyan naman yung parang naikit, si Rapi Tulpo ata, tsaka si Romualdez ang magtatandem sa darating na 2028 election. Sabihin na natin na sa 100% na botante dito sa Luzon, 50-50 lang sa kanila. Paano sa Mindanao? Paano sa Visayas? O paano yung boto ng Iglesia? E buong Pilipinas yan. O paano yung boto ng KOJC? Buong Pilipinas din yun. Wala na, panalo na. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobra akong na-excite sa 2028 election talaga. Doon talaga natin malalamang kung sino talaga ang mananalo. At ngayon, nararamdaman na natin kung sino talaga ang mananalo. Ang mali kasi dito, ang pangit na ginagawa nila, sa kagustuhan nilang mapabagsak ang mga Duterte, gumagawa sila ng paraan para may maidamay, para may magalit sa mga Duterte. Natatandaan nyo, nung pumunta si BP Sara sa Iglesia ni Cristo para makipagkita or bumate or kung ano man ginawa ni BP Sara doon sa Iglesia ni Cristo kala Eduardo, tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Kala Manalo, wala pa tong issue na to. Wala pa to. Yung about dito sa isang pulis na Iglesia, wala pa tong issue na to. Ngayon, hindi nyo napapansin, nung nalaman nilang pumunta si BP Sara doon, gusto nilang siraan si BP Sara or ang mga Duterte sa Iglesia ni Cristo. Diba? Kaya nila inilabas to. At kunwari, Iglesia ni Cristo yung isa sa mga inuutusan or isa sa mga pulis na naging bastonero daw sa nung panahon ni PRRD sa AJK, no? So ngayon, ang purpose nito ganito yan. Purpose nito, magalit ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte para hindi sila suportahan. Ganun yung purpose nito. Kaso nga lang, medyo pangit yung naging resulta. Mas lalo lang hunin yung ginalit ang mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo sa ginagawa nyo. Dahil nananahimik sila, bakit nyo sila dinadamay sa isyung to? Hindi talaga kayo nag-isip. Hindi talaga kayo nag-iisip ng maayos-ayos naman sana. Oo, ewan ko ba kung may isip pa kayo. Kasi alam nyo, Iglesia ni Cristo, sabi ko nga sa inyo, parang kayo, Jason, hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga chismis. May isang ano yan, kapag parang KOJC nga, kapag sinabi ng pinaka-leader nila na si Manalo na ito ang iboboto natin at makakatulong to sa bansa natin, makakatulong to sa inyo, yun talaga yun, 100% yun ang iboboto nila. Ngayon, napilit yung dinadamay Iglesia ni Cristo sa walang kakwenta-kwentang issue to, mas lalo kayong nayari dito. Kaya pala todo galaw yung mga crocodile. Kasi halos lahat ng mga crocodile ngayon ay tatakbo yung mga yan. So kung mawawalan ng boto, kung mawawala yung Iglesia sa mga boto nila, yari sila dyan. O halimbawa na lang sa isang lugar, sa Marikina, o sa saan mang lugar dyan, may
hindi rin na hindi mo masasabi na walang iglesia doon. Ngayon na dinadamay niyo sila, yun ang isa sa mga mawawala na boto sa inyo. What if na lang kung may mga taga Mindanao pa dyan sa lugar nyo, may mga Bisaya dyan, may mga taga KOJC dyan, at ibang mga Katoliko na galit na rin sa inyo, hindi wala na talaga halos bumoto sa inyo. Kaya nga, itong darating na 2025 election, parang nararamdaman ko, sure bultong mga senator ni PRRD. Kaya nga, todo galaw sila ngayon. Hindi nyo napapansin, kaliwat kanan, na puro Duterte ang binabanatan. Pero yung mga dapat nilang pag-usapan ng mga flood control, China, o ngayon, hinamon na naman ni BBM yung China. O kanino naman ngayon mapupunta yun? Sige nga. May lumalabas na like dyan. Kanino puputok yung issue na yung ginawa ni BBM ngayon sa China na naman? Yung pagyayabang niya na naman. O di ba ang mapeperwisyon nun, yung mga mangingisda, yung mga kapwa natin, mga kababayan natin na mga Pilipino na tanging pangingisda lamang yung hanap buhay nila. Sila na naman mapeperwisyon, ginagalit na naman ng administrasyon yung China. Tapos pag pinalagan sila ng China at pag talagang nagdeklara ng gera, sino kawawa? Tayo! O bakit? Yung mga tansu vlogger dyan, kaya bang makipag-gera niyan? Eh kung ultimo nga sa amin, hindi magpakita yung mga hype na yan. Eh, totoo yan. Ultimo nga sa amin, hindi magpakita. Nung panahon ni, nung butika mo, hindi ako nakasama nun. Yung pumunta yung Banateros dun sa, ano, sa, ano nila, Isko Moreno, na nandun pala yung si Calvo. Eh kung nagkataon na nandun ako, wasak mukha sa akin nun. Oo, talagang wawa sa akin ngayon. Pero ngayon, easy lang. Kailangan maging mahinahon. Dahil alam naman natin na may panalo na. O, tuloy natin. Ay may napansin ng mga netizens. Ang testimonya ni Regina Garma ay May 2016 daw ito na ganap. Eh hindi pa naman ito pangulo. Ang dating Pangulong Duterte, election pa noon. Ay, yun lang. Paktay siya dito. Bobistado. 2016, hindi pa naman pangulo nito si Tatay Digong. O ito, basahin natin ha. Personal siyang inutusan ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte na itinilaga ang isang PNP officer na membro ng Iglesia ni Cristo INC upang pamunuan ang pagpapatupad ng Davao Model kaugnay sa kampanyang War on Drug ng nakaraang administrasyon. Eh 2016, wala pa si Tatay Digong yan, huy. Nangangampanya pa lang sila niyan. Bobo. Bistado na lang ang mga hayop. Garma ay May 2016 daw ito na ganap. Eh, hindi pa naman ito pangulo. Ang dating Pangulong Duterte, election pa noon. Patay na. June 2016, naging pangulong mismong ganap ang dating Pangulong Duterte. May. Ano to, nangangampanya pa lang. Eh, June naging presidente si Duterte. Excuse me. Wala na naman, bistado na naman kayo. Yan kasi sinasabi ko sa inyo eh. So sa madaling salita, ito ay gawa-gawa na naman na panibagong kabulastugan ng mga buhaya. Oo, na para yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, is para siraan lamang ang mga Duterte. Eto, kitang-kita dito na Mayo, noong Mayo 2016, personal siyang inutusan ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte na itinilaga ang isang officer na miyembro ng Iglesia ni Cristo INC upang pamunuan ng pagpatupad ng model kaugnay ng kampanyang War on Drug. Eh, nung panahon na yun, nangangampanya pa si PRRD. Hindi pa siya presidente niyan. June siya naging presidente, so sino yun? Lagot na lamang kayo dito, sulog na naman kayo. Kaya't mali-mali na naman at nagkabuhol-buhol na naman ang kanilang script at sa kanilang pagdamay pa
sa Iglesia ni Cristo. Ito na kaya ang resback ng Marcos administration sa ilang beses na paulit-ulit na courtesy call ng mga Duterte sa Iglesia ni Cristo. At matapos nga nilang idamay pa ang Iglesia ni Cristo, heto at dumalaw si dating Pangulo Rodrigo Duterte kay Iglesia ni Cristo leader at Executive Minister Eduardo Manalo kasama si Senator Bongo. Sa kanilang pagkikita, binigyang diin ng dating Pangulo Duterte ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng pamahalaan ng Pilipinas at pinuri ang dedikasyon ng simbahan sa paglilingkod sa komunidad. Partikular niyang kinilala ang mga mahalagang kontribusyon ng Iglesia ni Cristo noong panahon ng pandemya. 1. Di pa presidente si PRRD. Oh, ito yung magandang explanation, no? Pakinggan, no? Noong May 2016 para mag-diva ng ganyan. 2. Bakit kailangan idamay ang Iglesia ni Cristo? Ito na ba ang respack? 3. Ano ngayon kung may war on drugs? Nahurt yung mga drug addict na nakapwesto ngayon? Eh malamang yun talaga. Eh baka medyo naka-alarma yung mga sindikato dyan. Oy, bangag, ano ba yan? Eh parang ano ah, parang hindi nyo kaya mga Duterte, bangag ah. Oy, paano kami makakapag ano ng mga basura namin? Paano namin maikakalat sa buong Pilipinas? Eh baka mami, manalo ang mga Duterte sa darating na 2020, eh, paktay na naman kami. Jeta na naman kami ng 6 na taon. Kawawa naman kami nun. Oo, jeta na naman kami. Kasi ito, yung nakaupo si PRRD nun, jeta sila, 6 years. Tapos medyo kinabahan sila nun. Dahil gusto ng taong bayan na i-extend pa ng isa pang termino yung pagiging presidente ni PRRD, pero hindi na nga siya pumayag. At gusto niya naman na ibang presidente naman. Kaso budol naman yung pumalit. So, nangyari kayo dyan, Iglesia, pakinalaban nyo. Paktay kayo dyan. Malamang sa malamang, eto mga kapatid nating Iglesia dyan, malamang sa malamang, baka pinagpaplanuhan na rin gawin yung ginawa sa kayo, JC, baka gagawin na sa inyo. Alalahanin nyo, sa Mindanao, inuumpisahan na rin. Sa mga kapatid nating Muslim doon, inuumpisahan na ang panggigipit doon. At nung nakaraan, ginawan nga natin ng video yan. Na itong si Lagdameo, di umano ha? Itong si Lagdameo ay parang gustong kasuhan yung mga mayor na hindi susunod sa kagustuhan nila. Mga kapatid namin Iglesia, wag na wag nyong hayaan na controlling kayo ng administrasyon. Gawin nyo yung kung ano yung ginawa ng kayo JC na hanggang ngayon naikipaglaban sila na hindi nila hinayaan na magpahawak sila sa leeg sa administrasyon. Kaya kayo, hindi ito, believe naman ako sa Iglesia dahil alam ko naman ni ano eh, kayang-kaya kung halimbawa ang gipitin sila ng gobyerno, kung halimbawa may mga iano sa kanilang mga kaso, malamang sa malamang. Yan ang gagawin nila dyan. Kung sino yung mga pastor dyan na may mga kaso, gagawin at gagawin nila yan. Tapos para ang mangyari niyan bandang huli is para makuha nila yung boto ng mga iglesia. E ganun na ganun sa kayo, JC. Gusto nilang sirain si pastor para i-brainwash yung mga tao dun at para makuha nila lahat ng boto ng mga kayo, JC member. So maaaring pwedeng nilang gawin yan sa iglesia. Ngayon, unti-unti na kayong dinadamay. Huwag niyong hayaan na madungisan ang napakagandang pangalan niyo. Huwag niyong hayaan na sirain kayo. Oo, at gamitin lamang kayo sa kanilang kagustuhan. Diba? Net 25 of the Iglesia ni Cristo reveals that PRRD met with Ka Eduardo a couple of days ago, right on the heels of Sara Duterte meeting with the leader of the 3 to 4 million strong Iglesia ni Cristo. The Iglesia ni Cristo is the biggest religious group after the Roman Catholic and Islam in the Philippines. Again, thank you Iglesia ni Cristo for this boost of morale. I'm so happy that there are people and groups Martin cannot buy
or scare into submission. Nagbigay naman ng komento traction ang DDS na si Iam Shan Wayne. Ang kanilang kinuhang witness na naman ng House Squad.com ay palpak na naman. June 2016, naging opisyal. Ito yung pinaka-video ata nito. Hanapin nga natin. Ito yung pinaka-full video, no? Nakita ko kanina yun eh. Oh, ito yung, ito, may paiyak-iyak pa siyang hayop dito. Oh, ito yun eh. Wait lang ha. Hanapin natin dito sa, ano, saan ba yun? Oh, 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 oh. Ito yung Garma, the truth will always see us, ano to? Dito ata. Oh, 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 may ano lang, may Kimberlu. Oh, wait lang, tapusin lang natin ads nun ha. Oh, dito natin maano yung pinagsasabi nito ni Garma. Oh, ni Garma kapwa mukha. Pistado na. Katahan. Nakakatawa na lang talaga tong mga to, no? Oh, eto, eto. Oh, sino yung nagbabalita? Okay, play. Siyahan ng pinangalanan ng dating general manager ng PCSO na si Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya raw utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. May pabuya pa raw na natanggap ang mga polis, depende sa kung gaano kalaki ang napatay nila ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Oh. Bumuhos ang emosyon ni dating PCSO. Umiyak na naman sila. Kanina, nung nakaraang araw, umiyak si Kerwin. Ngayon, ikaw naman. Ang mga style nitong mga duel. So General Manager Royina Garma, habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kagabi tungkol sa extrajudicial killing sa drug war noong Administrasyong Duterte. Sa unang pagkakataon, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs sa buong bansa. On May of 2016. Oh, May of 2016. I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1,000,000 piso ang reward ng mga pulis, depende sa level ng mapapatay na drug suspect. Drug suspect. Hindi, ito ha, ito lang ha. Ano tayo ha? Maging ano tayo dito, maging honest. Ako, pabor ako dun. Halimbawa, isang drug lord patayin mo, okay lang yun. Hindi, totoo. Okay lang yun. Isang drug lord patayin mo, walang problema para sa akin. Walang ka-problema para sa akin na isang drug lord papatayin mo at mabibigyan ka ng 1,000,000. Okay lang. At least, di ba, yung... Eh, paano naman yung pamilya na winal, ano nun, sinira ng yung mga nasirang mga kabataan nun? Di ba? Ewan ko ba, bakit pinagtatanggol yung mga drug lord ngayon? Bagay, pinapalaya nga yung iba eh. Davao model involves 3 level of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the reward. Okay, basta yan ha. Rinig na rinig ho natin ha. Na May 2016 daw siya inutusan ni PRRD. Na samantalang hindi pa ho presidente si Rodrigo Roa Duterte noon. So mali agad. Bistado agad ha.
Bistado daw, bistadong bistado agad. Oh, huling huli, walang kawala. Oh, sa pool na sa pool. Oh, yung ano, sa pool na sa pool yung tawag dito, yung pagiging scripted ng mga isyung ito. Samantalang mapunta tayo dito, testimonya ni Cathy Binag versus Anton Lagdameo, pinatunayan ng babaeng gobernador. Naku po. Ano to? Ito na ba yung ano? Ito na ba yung tawag dito? Yung paamin na kaya si Lagdameo? Kasi nga eh, alam naman natin, nakasama daw siya sa pag... sa pag... ni ano, ni Bangag. Ni Haring Buaya. So dito na ba natin malalaman ng... ang tunay na pangyayari? Okay, tuloy natin. Nakipag-alyansa daw ang Partido Federal ng Pilipinas sa United Bangsamoro Justice Party para sa mga lokal na posisyon sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte bilang paghahanda sa darating na midterm elections. Okay. Sa isang pagpupulong kamailan, sinabi ni Special Assistant to the President at PFP Vice President Secretary Anton Lagdameo na ang alyansa ay naglalayo na pahusayin ang pamamahala sa parehong mga lalawigan at sa mas malawak na Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim. Mas lalo daw palawigin at paglayamanin ng serbisyo sa lalawigan ng Mindanao. Pwede nga. Mindanao. Pero ang resulta pala ng hakbang na ito ni Lagdameo ay sapilitan, na tila walang demokrasyang sinusunod dahil kapag hindi sumunod sa gusto ni Lagdameo ang mga lokal na opisyal doon sa Mindanao ay kung hindi umano tatakutin ay haharasin. Iyon na nga, no? Kaya alam nyo, ang liwa-liwanag ho, ito maganda rin na talagang naitatopic ko to. Hindi para sirayan si Lagdameo. Tagal nang sira yung mga yan. Ang ano lang ho dito, ito yung pangit. Connected po ito doon sa iglesia. No, alam ng administrasyon, alam ni Lagdameo na itong mga tiga Mindanao na against, hindi sumusunod sa kanila, ay alam nila na 100% ang loyalty nito sa mga Duterte. Kaya nga ang ginagawa, ayon dun kay Gobernador Mangundadato, na kapag hindi sumunod sa gusto ni Lagdameo, yung mga mayor or yung iba pang mga politiko doon, gigipitin or pakakasuhan. Sa madaling salita, kung ano yung ginawa kay Pastor Apollo Sikibuloy, kung ano yung ginawa kay Hubahib, kung ano yung ginawa kay Rama, kay Mayor Rama, at sa iba pa ng mga kaalyado ng mga Duterte na kinasuhan, kung ano yung mga kaalyado ni Duterte na kinasuhan at mga dismiss ng kaso na binuhay, ay yun yung gustong gawin ni Lagdameo sa mga mayor na nasa Mindanao na ayaw sumunod sa kagustuhan nila. O hindi nang galing sa akin 'yan kay gobernador Mangundadato, kundi ako nagkakamali. So tuloy. Ayon kasi sa ulat, ang dating gobernador ng Sultan Kudarat na si Suharto Teng Mangundadato at ang kanyang asawang si Miriam at ang kanilang anak na si Pax Ali ay inakusahan si Lagdameo ng panghihimasok sa politika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng di umano'y pagsipsip ng pondo mula sa rehiyon. Naku po. Si Teng ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Maguindanao del Norte Governor, habang ang kanyang asawang si Miriam, ang Acting Governor ng Maguindanao del Sur, ay tumatakbo para sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan. Di siguro akala nila, no? Akala nila, kayang-kaya nilang takutin yung ibang mga Pilipino. Anak ng teteng, diyan ka pananakot sa Mindanao. Matagal ng mga ano, matagal ng tinatakot yung mga tao diyan, hindi naman na hindi inaano yan, hindi nagpatakot yung mga yan. Hindi malamang tsaka dito natin na pagtatanto na talagang ano, garapalan na talaga yung ginagawa nila. Pero ang ganda ho nito, alam nyo kung bakit? Alam nyo ba't maganda to? Dahil tukoy na natin kung sino yung mga kakampi talaga ng Duterte. Pero mo, may Iglesia ni Cristo na tayo, may KOJC, may mga Bisaya, may yan, yung ano, yung Bangsamoro, yung mga Muslim. Diba? Mas pipiliin nila pa rin si Duterte kaysa sa ano, kaysa sa kay Marcos.
At kung sino man yung mga ano, yung, at kung sino man yung mga gagawing manok nila Marcos sa darating na 2028 election. Pero okay din itong ginagawa nyo. Lagdami, push nyo yan. Para kapag nabuisit sa inyo ang Mindanao, kapag bumaba ang Mindanao, dinaanan nila ang Visayas at bumaba yung dalawang kampo na yan sa Luzon para ipababain ng inyong pinuno, tapos kayo dyan. Ayon kasi sa ulat ng Mindvote ay Governor Pax Ali Mangundadato of Sultan Kudarat alleges the political meddling of Special Presidential Assistant for Mindanao Anton Lagdameo. He said Lagdameo wanted to remove the current governor by fielding other candidate to the post. The governor's father, former TESDA commissioner, Teng Mangundadato, also alleged that... Eh, palamang sa malamang, mga ilang araw or buwan, mababalitaan natin may kaso na to si Mangundadato. May mga kaso na yung mga mayor doon sa Mindanao ng mga na hindi susunod kay ano, hindi susunod dito sa administrasyon. Hindi susunod kay Lagdameo. Eh, totoo yan. No, tingnan nyo si Mayor Rama. No, tingnan nyo si Wihubahib, di ba? O meron pa, marami pa dyan. Hindi ko na lang. Si ano na lang eh. Si Harry Roque, o. Di ba? Hindi nila napapasunod. Kaya ginagawa nila yung mga buhay, mga tulog ng kaso, matagal ng patay na kaso, binubuhay para ipangbato dito sa mga to. Yung nga lang, ang purpose nun is para masiraan ng mga Duterte. Kaso nga lang, ang nangyari is nagbabackfire sa kanila. Oh, eh bahala na eh. Wala tayong magagawa dyan. Sige lang, push nyo yung ginagawa nyo. Hanggang sa bukas, biglang maisipan ng mga Muslim, ng mga kapatid nating Muslim, mga kapatid nating mga iglesia at iba pang mga relihiyon na ginigipit nyo, eh kapag nagsama-sama yung mga yan, eh baka yan yung katapusan ng ano nyo. Huwag nyo maliitin, huwag nyo mamaliitin ang KOJC, ang Iglesia ni Cristo, ang mga Muslim. Kasi kapag yan nang gumalaw, ewan ko na lang sa inyo. So yan mga Banateros, ano pong maikukomento nyo sa mga napanood nyo at na-reactionan natin ditong video, ang mga politics issue, mga viral issue dito sa politics, sa politika, i-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel, pa-pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po ang join button ng super thanks dyan, napakalaking tulong po niyang ginagawa nyo para sa aming mga YouTube channel. Pakidamay na rin po ang Banateros Brothers, Banat by Boss Dada Kocholi, Master Judea, mga kaibigan nating DDS Vlogger na sila Kai Spencer, Jojo Di Guzman, Boy Sardinas, Kaluso TV, Kuya Goods, at X-Crew. Ayan. So maraming salamat and mega love shoutout sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Pagtama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuuruman. Banateros ay tinutulungan.